Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lumabas na ang resulta ng DNA test ni Attorney Meredith at Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hinamon ni Attorney Meredith si Tinang Ses na ipa-DNA test si Lilet para makasiguro kung hindi ba talaga si Attorney Meredith ang ina ni Lilet. At kung napatunayan na hindi si Attorney Meredith ang totoong ina ni Lilet, ay lalayuan na ng tuluyan ni Attorney Meredith si Lilet. Hindi matanggap ni Tinang Ses ang nalaman niya na si Attorney Meredith ang totoong ina ni Lilet. Dahil sa dinami-rami raw ng magiging ina ni Lilet, bakit yung tao pa na nagbibigay lagi nang bigat sa damdamin ng anak-anakan niyang si Lilet. Kaya lugmok na lugmok si Tinang Ses sa rebelasyong nalaman niya kay Attorney Meredith. Sinubukang pakiusapan ni Attorney Meredith si Tinang Ses na sabihin kay Lilet ang buong katotohanan. Pero ayaw talaga ni Tinang Ses. Nag-iyakan si Tinang Ses at si Attorney Meredith. At dahil ayaw ni Tinang Ses na pagbigyan si Attorney Meredith, ay napilitan si Attorney Meredith na sabihin kay Tinang Ses na kung hindi sasabihin ni Ses kay Lilet na si Attorney Meredith talaga ang totoong ina niya, ay mapipilitan si Attorney Meredith na siya na mismo ang magsabi kay Lilet ng buong katotohanan. Sa takot ni Tinang Ses na bawiin ni Attorney Meredith sa kanya si Lilet, ay pinagtabuyan niya si Attorney Meredith. Dahil hindi daw maaari na si Attorney Meredith ang tunay na ina ni Lilet. Pagtapos daw iwan ni Attorney Meredith si Lilet, ay pupunta ito sa kanya para sabihin na siya ang ina ni Lilet. Hindi na daw kailangan ni Lilet si Attorney Meredith dahil masaya na si Lilet sa buhay nila. Umuwi si Attorney Meredith. Iyak ng iyak si Attorney Meredith. Dahil hindi niya na alam kung paano niya pa sasabihin kay Lilet ang lahat. Bumalik ng firm si Attorney Meredith. Hinarap ni Trixie si Attorney Meredith para i-real talk sa ginawa ni Attorney Meredith na pakikiapit sa daddy niyang si Ramir noon. Sinabi ni Trixie na kung sana daw pala ay matagal na niyang nalaman na anak ni Attorney Meredith si Lilet para makasiguro daw sana si Trixie na hindi malalaman ni Attorney Meredith na anak niya si Lilet. Dahil nasira daw ang pamilya nila noon dahil sa ginawa ni Ramir at ni Attorney Meredith. Dahil sa ginawa ni Attorney Meredith at Ramir ay nasira ang pamilya, ang masayang pamilya ni Trixie at ni Patricia. At ngayon daw ay pamilya na ngayon ni Attorney Meredith ang masisira, pati na din ang relasyon nilang dalawang mag-ina. Hingil sa kalaman ni Attorney Meredith at Trixie na nakikinig sa kanilang dalawa si Calorena sa usapan nila. Nagtataka si Calorena kung sino ang anak na tinutukoy nitong si Trixie kay Attorney Meredith. Sa bahay nila Lilet, nagtanong si Reylani kung ano ang nangyari at bakit iyak ng iyak si Tinang Ses. Ano ba daw ang pinag-usapan nilang dalawa ni Attorney Meredith? At bakit ganun na lang ang iyak ni Tinang Ses pagtapos ng usapan nilang dalawa? Kinausap ni Tinang Ses si Leilani. Inamin ni Tinang Ses na nagpunta si Attorney Meredith sa kanya para sabihin na siya ang ina ni Lilet. Nagimbal din si Leilani sa sinabi ni Tinang Ses sa kanya. Habang naghahanda ng pagkain si Tinang Ses at Leilani, nagtanong si Tinang Ses kung may napagsabihan na ba ito ng tungkol sa pagkatao ni Lilet. Nakiusap si Tinang Ses na huwag na munang ipaalam sa kahit na sino ang nalaman nila tungkol sa pagkatao ni Lilet. Dahil hindi pa daw handa si Tinang Ses sa magiging reaksyon ni Lilet kung sakaling malaman ni Lilet ang buong katotohanan. Pumayag naman si Leilani na huwag na munang sabihin kay Lilet ang totoo.
Pero nagsabi si Leilani na kailangan pa din sabihin ni Tinang Ses kay Lilet ang totoo sa lalong madaling panahon. Dahil baka sa iba pang tao malaman ni Lilet ang totoo. Napaisip si Tinang Ses sa sinabi ni Leilani. Mas lalong masasaktan si Lilet kung sa iba pa niya malaman ang totoong pagkatao niya. Kaya nagdesisyon si Tinang Ses na ihahanda muna niya ang sarili niya para sabihin kay Lilet ang totoo. At kahit ano pa ang maging resulta, ay tatanggapin daw ng buong-buo ni Tinang Ses. Samantala, sinadya naman ni Attorney Aban itong si Attorney Meredith sa firm nito. Kinausap ni Aban si Attorney Meredith para sabihin ang mga ginawa ni Ramir. Tulad na lang ng pinaghandaan talaga ni Ramir na DNA sample nitong si Lilet. At ang kulang na nga lang daw ay ang sample ni Attorney Meredith. Nang sa ganun daw ay maisagawa na ng DNA testing sa kanilang dalawang mag-ina. At iniisip ni Attorney Meredith kung papatulan niya ba ang DNA testing na sinasabi ni Attorney Aban sa kanya habang nakikinig ito sa mga sinasabi nito. Pero para sa ikatatahimik ng puso ni Attorney Meredith, gagawin nito ang lahat para malaman ang totoo kung talaga bang anak niya itong si Lilet. At ang tanging solusyon nga lang ay ang DNA test silang dalawa ni Lilet. Kaya pumayag na si Attorney Meredith na kunan siya ng sample para matahimik na ang utak niya kapag nalaman na niya ang totoo. Sa kabilang banda, sa unang araw nga ng pagtatrabaho ni Lilet sa KKK, may unang kliyente na agad si Lilet para sa bagong kasong hahawakan nito. At ang magiging kliyente ni Lilet ay walang iba kundi ang iniidolo ni Lilet na si Julieta. Pinaliwanag ni Lilet na idol daw niya si Julieta sa palabas. At kanina nga lang daw ay pinag-uusapan nila si Julieta. Ngayon daw ay kaharap na niya ito. Nagpapatulong nga itong si Julieta na mabawi ang anak niya dahil ayaw daw itong ibigay sa kanya. Nagkasundo si Lilet at Julieta na si Lilet na ang hawak sa kaso nito. At gagawin nga daw ni Lilet ang lahat para lang magtagumpay at manalo sila sa kaso nito. Dahil labis daw na iniidolo ni Lilet si Julieta sa mga palabas nito. Pasok naman daw si Julieta sa pwede nilang matulungan kahit pa nga mayaman ito. Ano kaya ang gagawin ni Patricia kapag nalaman na magpapa-DNA testing si Lilet at Attorney Meredith? Gagawa kaya ng paraan si Aira para mabago ang resulta ng DNA test ng mag-inang Lilet at Attorney Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.